Hi guys! Welcome back to my channel, Summer Tale Diary. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para lagi ka updated sa lahat ng mga pinagagagawa ko dito sa Dubai. And ayun, nakita nyo nga on my previous video nung pumunta ako sa Expo 2020 is hindi ako nakapasok sa Germany Pavilion. And one of the reason, kasi ang haba nung pila, I've been there for mga around 8:24, ganon. Tapos sabi nila hanggang 8 lang daw yung walk-in. So ngayon, ang gagawin ko for my last part, actually hindi siya last part kasi sabi ko nga is gagawan ko ng sariling video yung Germany Pavilion, pero dun sa opportunity district ko sa mga Shenzhen country, ang gagawin ko ngayon is gagamit ako ng Expo 2020 Smart Queue app. Lagi naman nilang pinopromote itong Expo 2020 Smart Queue app, pero kasi kapag nasa expo ka na, alam mo yun, na parang gusto mong pumunta sa ganitong lugar, tapos ano, hindi mo masyadong napaplano. Pero ngayon, since pupunta ako sa Expo 2020 and I only have limited time, I wanna make sure na naka-smart queue up ako. So, tinlano pa rin natin or tinignan pa rin natin dito. So, ngayon nandito tayo sa nandito tayo ngayon sa Opportunity District. Ang pupuntahan lang naman natin sa Opportunity District is Norway, Austria, Switzerland, Malta, Latvia, at saka Luxembourg. Luxembourg, ito yung pinaka huli kong pupuntahan kasi ito talaga yung isa sa mga main pavilion attraction dito sa UAE. So ngayon, check natin ang ating Smart Queue app. And then also guys, ngayon pala, kapag naka-at least tatlong beses ka na pumunta sa Expo 2020 within January, sa February 1, makakakuha kayo ng voucher for food voucher ng Expo 2020. So ngayon, gawin naman natin is i-record ko yung aking phone para again nakikita ninyo yung interface ng aking phone. So ayan, nandito tayo sa application ng Expo 2020. Kung wala pa kayong application ng Expo 2020, download nyo lang. Available to sa mga Android at sa mga Apple. So ngayon, dito, makikita nyo merong tatlo dito na parang, paano ko ba ito imumusra? I don't know what is this, pero ito siguro yung main dashboard. Tapos meron dito na menu. And then, meron naman, ito yung My Expo. And then dito, nakalagay Manage Ticket and Smart Queue. So, ayan. So, para may balakubak pa ako ang katikat. So, activate multiple Smart Queue. Ito nga palang Smart Queue na to. Every time, nakalagay dito, 0 to 10. Ibig sabihin, sa isang visit ninyo or sa isang araw, meron kayong maximum 10 na pwedeng ilagay sa Smart Queue ninyo. Tapos, sa kabilang araw naman, another 10. So, activate multiple Smart Queue. And then, add Smart Queue. Ano yung phone ko? Minsan, alam mo, parang ayun. Proceed. Pick a date. So, kailan tayo pupunta? Pupunta tayo sa pinakahuling araw ng January para mahabol natin yung at least 3 days sa napag-visit para makakuha tayo ng 100 dirhams na food voucher. But actually, pang 10 ko na ata ito ngayong January. So, ang kukunin ko sa Luxembourg. So, ito lahat ng available pavilion sa Smart Queue. So, punta tayo sa Luxembourg. Okay. So, pick a time. Ang kukunin kong time is yung pinaka-late nila na time, which is 9 p.m. Save. So, ayan. Meron na tayong book na Smart Queue para sa Luxembourg. And then, ang malapit sa Luxembourg ay Latvia. So, yung Latvia, small pavilion lang naman siya. Pero,
i-ano na lang din natin, i-book na lang din natin, wala namang mawawala. So, go again to pavilion. And then Latvia. Oo nga pala, Austria, isa din to sa mga magaganda, but apparently hindi siya kasama dito sa SmartView. So, yun lang naman yung gagawin ko, guys. I wanna make sure na on this trip ay nakabook tayo for the SmartView para maiwasan natin yung nangyari sa atin sa Germany. So ayan guys, keep watching this video because ang mga susunod is yung pagpunta ko na sa mga bansa ng Schengen countries dito sa Opportunity District. So we'll visiting Norway, Austria, Switzerland, Malta, Latvia, and our finale will be Luxembourg. Abangan ninyo yung gagawin ko sa Luxembourg. Keep watching! Hello! For our first pavilion, it is... Siyempre, hindi niyo yan mabasa, di ba? Pero pag nakita niyo to, perhaps malalaman niyo na tayo ay nasa Switzerland! Ayan, so on this pavilion, naka-pre-book na tayo. Hindi na natin kailangan na pumila. And also, hindi din ganun kahaba yung pila kasi ngayon ay weekend. So, let's see inside. Oh, so here in Switzerland, medyo foggy siya at saka mabango yung pagiging fog niya. Alam mo yung amoy siyang matanda. Ayan. So ngayon, dito feel na feel mo na nasa Switzerland ka. Eh, hindi pa naman ako nakarating ng Switzerland. Pero yung fog, yung feeling na nasa taas ka ng bundok, alam mo yon. So yung mga nagbe-bait dyan, pumunta tayo sa Switzerland, hindi nyo na kailangan mag-bait. Ayan, hindi ko na makita kayong mga kasama. So yun, diba? Sunod lang ako ng sunod. Sinundan ko yung mga ibang lahi. Yung pala pupunta sila sa toilet, eh lalaki pa naman sila. So kaya ito, sumusunod na naman ako. Napapansin ko lang dito sa Switzerland, guys, para silang ano, parang may tulo, parang alam mo yun, parang butas yung ano nila, yung bubong nila. Ayan, ano, tumutulo. Ha, okay. Want to know about the drops? Just ask our staff. So, itatanongin natin yung staff nila. Hello, bakit po may tulo? Parang hindi pa tumarunong magsalita, ah. So I think that's it. Parang ito na yung ending ng Switzerland Pavilion. So yun guys, dito sa ating Shenzhen challenge. Tapos na tayo sa sustainability. And tapos na din tayo sa mobility. At ngayon, nandito tayo sa opportunity. So pogi ni Kuya. Thank you! Ayan. Palabas na tayo ng Switzerland. So ayan guys, ang Micro Lino. Yan yung, I don't know, hindi siya pang claustrophobic. Ayan o. Two-seater din siya. Oh. Pero sa ka-size ko, parang one-seater lang siya. Pero sobrang liit. Parang lilipa rin yan sa Shakeside Road eh. Ayan, thank you Switzerland. And katabing-katabi lang ng Switzerland, ayang Austria, hindi lang sila sa mapa magkatabi, pati dito sa Expo 2020 magkatabi sila. Alam nyo guys, tumatak sa akin ang bansang Austria lalo na nung 2021 dahil nagpabalik-balik ako sa embahada ng Austria para lang makakuha ng Schengen visa sa mga staff namin. So let's see what's inside. Austria, make sense. Pipila tayo para bubuo lang tayo ng grupo para sa ating tour.
The reason why Austral makes sense, kasi these are the senses. So merong eyes, hearing, feel, hindi ko alam yung mga senses eh. So 6 sense lang yun lang po. As it only grows at certain altitudes. If you do go inside, please do watch your step as it can be very slippery here. So basically here, this is the smell sense. Sabi niya, kapag nandun ka sa loob na yon, maaamoy mo yung feels kapag nasa Austria ka. Yung woody and earthy smell niya. And here guys is the sense of hearing. Pero galing lang naman sila sa mga speaker. So basically that's it. So ito na agad yung exit. Goodbye! Aus der Schweiz. Woher genau? Aus der Schweiz. Thank you! Okay, I'll... So ayun, goodbye Austria. So at ang kagandahan dito sa Austria, doon sa labas ng pavilion nila, mayroong mga attached na upuan para pwede ka magpahinga habang nag-iisip ka kung saan yung mga susunod mo na pavilion na pupuntahan. Ayun, papasok naman tayo sa Norway. Let's see. Oh, plastic and the ocean. Very sad. So ayan ang entrance ng Norway. So ayan, here in Norway we will be exploring the ocean. So we will dive into the ocean right here, watch the orca coming, and go swimming with the whales. Let's see. Oh, di ba? Palabas na agad ako. Thank you. So yun guys, medyo nag-expect ako sa Norway and sadly, hindi nila naibigay yung expectation na meron ako. Kasi sabi nga doon, di ba, we will be swimming with the whales. Pero parang ang meron lang naman sa kanila is puro TV. Ang dami nilang TV. Tapos hindi siya ganun kakatchy. So, ayan. Pero must try. Baka ako lang ito. Let me know kung ano yung comment mo sa Norway. So, ngayon, pupunta naman tayo sa kabilang side ng Opportunity District. Eto, guys. Nandito tayo sa Expo 2020. At nandito sa Expo 2020 ang mga Paro-Paro G! Mga Paro-Paro G! Yan po sila, ang mga Paro-Paro G ng Dubai. Kita nyo naman. Mga Paro-Paro G. Latvia! So, Latvia is famous for their wildest falls. Nandiyan natin kung mapo-fall ba ako sa Latvia. Thank you! We will spend in each room 3 minutes. This is first part. Sure, thank you! Latvia is young and full of youthful qualities, movement, energy, ambition, and the desire to experiment.
thoughts about you. Ito ako. So we are on the second floor of Latvia. Okay. Ideal test bed location. Hindi ko alam kung literally bed ba yung tinutukoy nila. Pero nakakita ako ng spring, so I get so. Nice color. Malta's endless sunshine and peace awaits. So dyan po kayo sasakay. Hello. Here please. So ayan guys, kung makikita nyo ang haba na naman ng pila doon, pero dito mag-aantay lang ako ng kung anong oras yung aking smart key, which is 9 at ngayon ay 8:47. Actually, parang bubuksan na nila. Let's see. Can you show me your booking? It's not accepting it. It's for 9 p.m. Ah, that's okay, why sure. It's not expired. All right. I'll tell you if you want to go. Can I go now? Yeah. Thank you. Thank you. So, ayan guys, kahit hindi pa 9, they allow me to go inside. At nakita nyo naman, feeling VIP ako dito kasi ako lang yung naglalakad dito at lahat sila ay nag-aantay. Kinakabahan na ako ah.
because he went to Italy. From Thailand? Yeah, go Italy like that. Ayan guys, napakasaya. Feeling ko ako lang yung may pinakamalakas na sigaw dito sa slide na ito. Pero nag-enjoy ako. Hindi ko lang alam kung ano itsura ng video ko. Pero let's see. Pagdating ko sa bahay, i-review ko kung ano ba yung itsura ng video ko. Sila parang tahimik lang sila. Oh. Tingnan mo. Parang ano lang sila. Kalma-kalma lang. Pero ako, bigay todo ang aking pakiramdam. So ayan guys. Kung nakarating kayo sa video na ito, maraming salamat. Actually, ang plano ko, doon ako mag-outro sa slide. Pero hindi ko pala kaya. Mahirap palang mag-outro habang may adrenaline rush. But anyway, this is the last part of Shenzhen countries. Natapos na po natin ang mobility, natapos na po natin ang sustainability. At ngayon, natapos na natin ang opportunity. Gagawa na lang ako ng video para sa Germany. So, salamat sa mga nanood ng video ko na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag niyo po kalimutan i-hit yung subscription button. Thank you! Bye!